magandang araw po. Ito na naman po ako, mga kaibigan. Ang gagawin po natin recipe ngayon, isa sa mga paboritong ihanda ng mga Pilipino pag Christmas. Dessert ko siya, halayang ubi. Ngayon, ang gagamitin po natin mga ingredients, itong ubi, nalaga na po ito. Tinanggal ko na ang balat, pati yung mga ugat-ugat niya, pero i-drain pa rin natin siya mamaya sa salain. Ito, dalawang nyug po ito, kakanggata na po ito. Ito, 2 cans of evaporated. Ang sugar po, 3 cups. Ito po yung cups na ginamit ko. Tapos, maglalagay po tayo ng vanilla. Tsaka star margarine. Ngayon, kukudkurin na po natin siya. Lalagay na po natin ito dito kasi doon masyadong maliit. Ubing-ubi siya, kumukulay sa kamay. Tingnan niyo po yung ubi natin ginagamit. Talagang ubing-ubi. Hindi na po tayo gagamit ng food color. Na-harvest po namin ito sa farm namin sa Bulacan. Ito na po siya. Natapos ng food ko din. Ngayon, isasalang na po natin siya. Dahan-dahan lang po ang apoy. Ang unahin po natin yung gata. Ito siya. Melt na kasi nalagay ko sa loob. Ayan. Dalawang nyug po ito. Mas marami, mas malinam lang. Tapos, yung milk. Dalawang malalaking condensed. Ay, iba pala, iba. Kaya yung sugar tayong gagamitin. Pwede rin kayo gumamit ng evap para less sugar. Ito po yung 3 cups sugar. 1 kg and 1/4 po itong ube. Ayan. Mimix ko na siya. Ayan. Lalagyan na po natin siya. Ano, 1 kilo lang higit. Ang dami-dami na. Violet na violet. Hindi na tayo magkukulay. Medyo may katagalan lang po pag niluto nito. Kasi nandun po ang technique para sumarap ang ubi. Isa po yan sa specialty ng taga San Miguel, Bulacan. Kaya po tinawag na San Miguel de Mayuno dahil magagaling po sila sa mga minatamis. Po. Tiyagaan lang po. Kung gusto nyo maging masarap, magtiyaga. Medyo katagalan lang. Ang bango, ubing-ubi, amoy. Ito siya. Lahan lang po yan. Mga 3 oras po itong haluin. Na mahinang-mahina rin ang apoy. Parang sisitaron. Ganon. Po siya, ating pong hinahalo, tatsagaan po natin halu-haluin kasi maninikit po ilalim. Dahan-dahan lang ang pagluluto nito. Parang katulad sa sitsaron, tiyagaan. Gusto nyo na lang masarap, tiyaga lang ang pagluluto. Ang bango, halayang-halaya amoy. Pati kulay po, hindi na tayo nagawa na artificial. Natural. Ito na po siya. Malapot na. Malapit na natin hanguin. Mga siguro 30 minutes pa. Ito po, malapot na siya. Lalagyan na natin siya ng vanilla essence. Lagyan po natin siya ng 1 kutsara lang. Baka sumobra.
Pag po siya nagdumidikit na, kumakapit na sa sandok yung ube, hindi na panghuin. Eto na po siya, kumakapit na sa sandok. Maya-maya po mga 5 minutes, 10 minutes, hanuin na natin. Talaga makikipaglabang ka sa paghalo. Gusto mo talikim ng masarap. Ganyan siya. Eto po, atin na po siya nga hanguin kasi kapit na kapit na. Oh, oops, ayaw na siyang bumitaw. Ito po ang tamang masarap na ano ba ito? Yan ho ang senyalis na lutong-luto na inyong halayang ubi. Atin na siya nga hanguin. Tanggal na ang kilikilik sa kahalo. Ito po, atin po siya nga hanguin. Atin hulma sa isang magandang lalagyan. Pero bago po natin siya salin dyan, papahiram po natin ng butter, star margarine. Mas masarap po ang star margarine kesa sa butter. Yan ho ang original namin sa San Miguel, Bulacan. Star margarine na nalagyan natin. Atin na po nga hanguin. Ako po, ang kunat. Ang kunat-kunat niya. Ito na po siya ang ating ginawang halayang ube. Atin lang po siyang kikinisin ng konti. Mamaya, makunat na yung paglamig. Ngayon, lalagyan uli natin siya ng water, star margarine. Yan po ang style ng San Miguel, Bulacan. Ubing-ubi po, ano? Wala po tayong food color dyan. Natural po yung kulay niya. Marami po kami niyan. Tanim namin sa farm. Kaya hindi na kami bibili ng ubi. Pwede rin kayo mag-order sa amin. Ito na po ang ating finished product. Pwede rin po natin gawin itong siopaw, siopaw ubi. Di po ba nung araw, may siopaw munggo. Gagawa rin po tayo ng siopaw ubi. Palalamigin lang natin yan. At atin pong gagawin siopaw ubi. Pakuko natin yan. Yan. Ito na po ang ating finished product. Pwede na po kayong gumawa para sa Christmas.